Panglima naman mga ka-aggressive, yun pong tinatawag natin simple indigestion, kung saan hindi naman nalulusawan yung ating mga alagang kambing. Pang-anim na dahilan naman mga ka-aggressive, yun pong sa mga maliliit na kambing, yung tinatawag po natin inadequate intake of colostrum. So ano po ba yung colostrum? Ito po yung unang gatas sa mga inahin na kailangang masap or madede ng ating mga maliliit na kambing or mga biserong kambing. At naglalaman po ito ng antibodies. Ito po yung nakakatulong sa ating mga alagang kambing para malabanan po yung iba't ibang sakit. Dahil maliit pa po yung ating mga alagang kambing, mahina pa po yung kanilang immune system at wala po silang panlaban sa mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila. So malaking tulong po yung colostrum para malabanan yung iba't ibang sakit na pwedeng dumapo sa ating mga alagang kambing. Ang stagnant water naman mga ka-aggressive, ang pangpitong dahilan kung bakit po nagtatae ang ating mga alagang kambing. Maaring pagka kayo ay nagpainom ng kambing, dahil may laman pa po yung timba o yung kanilang painuman, at umaabot na ito ng ilang araw o linggo, hindi pa po ninyo pinapalitan mga ka-aggressive. Maaari po itong mapanis or pamugaran ng iba't ibang bakterya na makakapagdulot po sa ating mga alagang kambing ng pagtatae. Pangwalong dahilan naman mga ka-aggressive ay ang lush or wet pasture. So malapit na tayong matapos mga ka-aggressive. Ilang dahilan na lang, I think nasa tatlong dahilan na lang yung ating babanggitin bakit nagtatae ang ating mga alagang kambing. So proceed na tayo doon sa lush or wet pasture. Pagka ang ating mga alagang kambing, lalong-lalo na pagka tayo ay gagamitin ko na naman ulit example yung sarili ko, pagka po tayo ay nagpapastol ng masyadong maaga at yung damong pinagpapastulan natin ay mataas pa po yung hamog o yung moisture content, maaari po itong makaapekto sa ating mga alagang kambing upang sila ay magtae at magbasa yung kanilang tae dahil nga masyadong mataas pa yung moisture content nung damong nakain nila. Pansyam naman na dahilan mga ka-aggressive ay ang allergies. So ang ating mga alagang kambing, kung meron silang na allergic reaction sa mga binibigay nating damo or binibigay nating pakain sa kanila at mga vitamins or medicine, maaari po itong maka-apekto at side effect po nito sa ating mga alagang kambing ay yung pagtatae mga ka-aggressive. Second to the last reason naman mga ka-aggressive bakit nagtatae ang ating mga alagang kambing ay ang poor sanitation or yung maruming kapaligiran ng ating mga alagang kambing. Pagka tayo ay nag-aalaga ng kambing, mahalaga po na laging nalilinisan or na-disinfect yung kulungan ng ating mga alagang kambing. So last reason naman mga ka-aggressive bakit nagtatae yung ating mga alagang kambing ay ang stress. Pagka-stress ang ating alagang kambing, alam naman po natin kagaya sa ating mga tao, bumababa po yung immune system natin at hindi po natin nalalabanan yung mga sakit na pwedeng dumapo sa atin dahil nga stress tayo at hindi po ganun kalakas yung katawan natin or kalakas yung katawan ng ating mga alagang kambing, kaya po sila ay tinatamaan ng iba't ibang sakit. At recap lang po tayo mga ka-aggressive dun sa iba't ibang reason bakit nagtatae ang ating mga alagang kambing. Una mga ka-aggressive, yung tinatawag natin gastrointestinal worms. Pangalawa naman yung nutritional. Pangatlo yung dietary changes. Pang-apat mga ka-aggressive, yung tinatawag nating overfeeding. Panglima naman mga ka-aggressive, yung simple indigestion. Pang-anim mga ka-aggressive, yung inadequate intake of colostrum. Pang-pito naman mga ka-aggressive, yung stagnant water. Pang-walo, yung lush or wet pasture. Pang-siyam, yung allergies. Pang-sampu naman mga ka-aggressive, yung poor sanitation. At yung last, yung stress. So dito na muna magtatapos itong video natin ngayon mga ka-aggressive.
sana ay nabahagi ko po sa inyo ng tama or maayos itong topic natin ngayon. At kung meron po kayong question or meron pong mali sa aking mga sinabi, maaari po kayong mag-comment sa baba dun po sa comment section para na rin po maliwanagan or matuto yung iba nating mga kasamahang magkakambing at maitama na rin po kung meron po akong nasabing mali or kulang po yung nasabi ko. Pwede nyo pong i-comment sa baba ng ating video ngayon, mga ka-agresibo. So, dito na muna natin puputulin at happy farming po sa ating lahat. Meron pa po tayong susunod na dalawang video. Dun sa pangalawang video naman po, ang topic natin dun ay kung paano natin mapiprevent, kung paano natin maiiwasan itong iba't ibang dahilan na to. Pangatlo naman, mga ka-agresibo, yung part 3 ng ating video, ibabahagi ko naman po sa inyo yung personal experience ko kung paano ko gamutin at paano natin solusyonan yung mga kambing po natin na nagtatae.